Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope. Sa mga newly subscribe, welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel, salamat. Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, patatagin ang iyong mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Huwag tanggihan na isaalang-alang ang mga kamakailang mong kahit nang hindi sumasagot dahil sa iyong lubos na pagdepende sa emosyon. Ang tagumpay ay nagsisimula sa malakas na pagtitiwala sa sarili at isang positibong saloobin. Ang paglalakbay ngayon ay hindi kanais-nais. Sa darating na panahon, maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. May mga papasok na balita na may potensyal na baguhin ang iyong buhay ng gusto. Hindi ka dapat makipag-ayos ng mga pautang. Ang ilang malalim at maingat na pag-iisip sa paksang nababahala sa iyo ay maaaring may malaking halaga ngayon. Iwasan ang mga pagpapakita ng pagsalakay. Darating ang panahon na masisiyahan kang manatili sa bahay at magkaroon ng matalik na pakikipag-usap sa iyong minamahal at nakakaranas ng mga sandali ng malalim, emosyonal na koneksyon. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nag-uudyok ng mood ng malalim na pag-iisip, na maaaring maghikayat sa iyo na pagnilayan ng napakalalim sa kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Tumingin ng mabuti sa paligid at isaalang-alang kung kailangan mong lumikha ng mga bagong pakikipagsosyo ng hindi naglalagay ng labis na emosyon at impulsiveness sa komunikasyon. Ang enerhiya ng mga bituin ay maaaring magdulot sa iyo na kumilos ng hindi makatwiran kapag talagang kailangan mong uminahon at maging matyaga. Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay magiging lubos na matagumpay. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiyasang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Huwag ibahagi ang mga conclusion na ginawa mo sa hindi naaangkop na mga tao. Huwag pag-usapan ang pagpapalawak ng iyong negosyo o pagpapalit ng iyong trabaho dahil nagmamadali ka at pagkakaaitan ng suporta. Ang takot sa pagkabigo ay ang iyong pinakamasamang kaaway sa oras na ito. Maging maingat at huwag magmadali. Hinihikayat ka ng planetary alignment na makaramdam ng passion sa halos lahat ng bagay. Maghanda para sa isang pagtatangka para sa mga pandaraya sa pananalapi, na maaaring nakamamatay sa iyong katatagan kung papayagan mo sila. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagiyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Darating ang mga balita na magpapabago sa iyo. Huwag maging gahaman. Lucky number, 7 and 11. Lucky color, peach. Taurus, maghanda para sa mga mapanlinlang na pagtatangka ng iyong mga dating kasosyo sa negosyo kung nagtatrabaho ka sa isang pribadong negosyo. Kailangan mong gumawa ng mas nakakaunawang diskarte kung gusto mong maging matagumpay. Ikaw ay magagalitin, huwag pansinin ang mga sinasabi ng iba. Sa ngayon, kailangan mo ng privacy upang maunawaan ang iyong mga problema sa buhay at mag-isip ng mga paraan upang malutas ang mga ito.
gamitin ang iyong libreng oras upang isaalang-alang ang paglalakbay o bakasyon sa labas ng bansa. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Mag-ingat sa mga scam na naglalayong ipaghiganti ka sa pamamagitan ng pagkukaw ng pagkawala ng pera. Ang celestial alignment ay tiyak na nagdudulot ng mga bagay na buhay at kapag naitakda mo na ang iyong mga layunin, hindi ka nalilinggan pabalik. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Iligtas ang iyong sarili sa kontrobersyang dulot ng iyong pag-aatubili na kilalanin ang mga pagkakamali na kailangan mong itama. Napakalalim at totoong nararamdaman sa paligid. Ngayon ay isang magandang oras upang pabagalin at pasimplehin ang mga bagay. Posibleng mabigo ang iyong mga pagsisikap sa panahong ito, kung hindi mo gagawin ang mga kinakailangang pag-iingat. Ang mga pagkalugi sa pananalapi at pagkabigo ng iyong mga pagsasaayos ay posible kung wala kang sapat na kakayahang umangkop at sumasang-ayon ka sa anumang panukalang darating sa iyo. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugbo sa halip na pasasalamat. Iminumungkahin ng mga planeta na maaari mong makita ang iyong sarili na binawhan ng mga kahilingan para sa mga pamamasyal. Huwag magpakita ng pagiging makasarili. Ang planetary alignment ay nagdudulot ng isang napakagaan at masayang enerhiya sa araw na ito kaya kung mayroon kang talagang kailangan mong sabihin, ito ay magiging isang magandang oras upang gawin ito, dahil magagawa mong makipag-usap sa paraang makakakuha ka ng mensahe sa kabuuan ng hindi kinakailangang gumamit ng mga underhanded na pamamaraan. Subukang huwag maiinip ngayon dahil tiyak na masasaktan ka. Ang iyong mga emosyon ay maaaring pumihil sa iyo na maunawaan ng tama ang mga pag-uusap. Ang wastong pakikipag-ugnayan sa mga taong nakapaligid sa iyo ay mag-iwas sa iyo sa problema at mas magkakaroon ka ng tiwala sa kanila. Ang mga kaganapan at pagbabago na hindi partikular na kasiya siya ay nagsisimula ng sakupin ang iyong matatag at protektadong mundo, kaya mag-ingat. Suriin ang mga pag-uusap sa mga tao sa paligid mo ng malalim. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung planado ng maaga. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay naghihikayat sa iyo na itakda ang iyong mga layunin at plano. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nito kapag ito ay kinakailangan. Lucky number, 3 and 6. Lucky color, brown. Gemini, ikaw ay nagkasala sa iyong mga kabiguan, na siyang kaparusahan sa iyong hindi pagpayag na marinig ang opinyon ng iba. Ang hindi natitinag na swerte ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang astral alignment ay naglalagay sa iyo sa isang napaka-optimistiko at bahagyang surreal na mood. Kailangan mong harapin ang isang panahon ng mga paghihirap, kaya patibayin ang iyong sarili ng pasensya. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin muna ang iyong mga gawain. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong abot-tanaw ay mabubunyag, kung saan makakatanggap ka ng mataas na papuri at paggalang. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Protektahan ang iyong mga interes. Kung maaari mong pagsamahin ang iyong mga aksyon sa iyong kapareha, pagkatapos ay makakatanggap ka ng maksimum na positibo at maiwasan ang lahat ng mga problema. May posibilidad para sa komplikasyon ng mga relasyon sa iyong pamilya kung ikaw ay hindi maingat. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-iisip ng mabuti tungkol sa iyong mga damdamin. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay.
Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga profesional na paraan. Hinihikayat ka ng mga impluwensya ng astral na mag-isip ng mga bagong paraan ng paglutas ng iyong mga problema. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Huwag magtiwala sa impormasyong ibinigay ng iyong mga kasamahan, kung mayroon kang kahit na pinakamaliit na pagdududa. Hindi ka dapat maiinip, dahil lamang sa maliliit na hadlang. Huwag magsagawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon, ang mga pagsusumikap ay magdadala sa iyo ng kaunlaran sa hinaharap. Ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa kasalukuyang celestial configuration ay maaaring napakalalim. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang outing sa isa sa iyong mga paboritong beauty spot. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Gumawa ng isang mahalagang pamumuhunan ngayon mamuhunan sa iyong sarili. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa iyong sarili ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa iyo. Sa gabi subukang tamasahin ang kapayapaan ng isip sa piling ng iyong mga malapit at mahal sa buhay. Lucky number, 11 and 16. Lucky color, white. Cancer, ang hindi tama, pandaraya at pagtataksil mula sa iyong mga kasosyo sa negosyo na iyong pinagkakatiwalaan ay maaaring mangyari. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay tiyak na magdadala ng isang buong hanay ng mga emosyon, na malamang na maging mabangis at nagniningas. Maging mahinahon o kailangan mong harapin ang mga problema sa pag-aayos na maaaring nakakaubos ng oras. May paparating na panahon ng mga kontrobersya, ang ilan ay ikaw mismo ang lumikha. Ang mga kasalukuyang planetary energies ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katatagan at seguridad hanggat ang iyong pinakabagong mga plano ay nababahala. Ang mga suhestyon para sa tila kapaki-pakinabang na mga pagbabago ay maaaring nauugnay sa mga paghihirap sa hinaharap na hindi ka kaaya-aya na sorpresa. Gawin mo ang gusto mong gawin at masusunod ang pera. Kung nagpaplano ka ng isang outing, ito ay magiging napakasaya. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Panatilihin ang iyong mabuting kalooban at saloobin, sa kabila ng iyong mga problema. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay nagpapasikat sa iyo ngayon, kaya kung pinag-iisipan mo kung lalabas ka ngayong gabi, ang sagot ay oo, dahil ito ay maaaring maging isang karanasan kahit na para sa iyo, dahil maaari mong makita na pareho kayong natatangi at orihinal na pananaw. Ang kasalukuyang mga antas ng enerhiya ay maaaring makapagpapahina sa iyong karaniwang kagalakan at kaligayahan ng ilang sandali. Mag-set up ng isang pulong sa isang tao na makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin at ambisyon. Makakakuha ka ng paghanga kung hindi ka nagmamadali, kaya manatiling kalmado at matyaga. Matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa, pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Ang iyong kakayahang makapasok at lumabas sa mga sitwasyon nang may biyaya at madali ang iyong magiging tiket sa tagumpay. Maging matyaga at praktikal sa iyong komunikasyon. Sa mga kagyat na pagpupulong at pag-uusap, mag-ingat sa iyong mga salita upang hindi ka lumikha ng mga problema at mag-iwan ng maling impresyon sa mga tao. Ang kasalukuyang celestial energy ay maaaring magpahiwatig na kung ang hinaharap ay nababahala, maaaring may pinagmumulan ng tensyon sa kasalukuyan. Asahan ang material na tagumpay. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Maaaring hindi ka kanais-nais na magulat sa balita na sinusubukan ng isang kaaway na tanggalin ka sa iyong opisina, lalo na kung ikaw ay nakikitungo sa politika.
Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kapistahan at kasiyahan. Ipamahagi ng maayos ang iyong lakas upang maiwasan ang labis na karga. Lucky number, 1 and 3. Lucky color, pink. Leo, huwag umasa sa Aegis ng Fate. Kung nagpasya kang ibigay ang iyong pahintulot para sa pamumuhunan sa pananalapi, maghintay ng masangkop na panahon kung kailan mo madaragdagan ang iyong kita. Mayroong isang tunay na daloy ng enerhiya ngayon, at ito ay kahanga-hanga para sa paglikha ng isang mahusay na mood ng pagkakaisa sa iyo. Maaari kang makapasok sa isang komunidad na ganap na magbabago sa iyong mga ideya sa mundo at buhay. Ang pagkilala at kasaganaan ay ginagarantiyahan kung titingnan mong mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Siguraduhin na ang iyong mga mood ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Pag-isipang gumawa ng ilang pagbabago, maaari kang mapilitan na magdahan-dahan at isaalang-alang kung saan talaga patungo ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot sa unang lugar. Ang isang paglalakbay sa kanayunan patungo sa isang ganap na kakaibang kapaligiran ay makakabuti sa iyo. Isaalang-alang ang iyong mga salita. Handa ka na ngayon para sa bagong paggawa, ngunit mas mainam na huwag pilitin ang iyong sarili sa maraming gawain, dahil ang napakalaki na ito ay maaaring makapinsala sa iyong kalusugan. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay. Sa panahong ito, ganap kang napapailalim sa iyong mga damdamin na nagdudulot ng tensyon sa loob. Ikaw ay nasa tamang lugar sa tamang oras at upang maging matagumpay, kailangan mo lamang sundin ang iyong intuition. Malapit ka ng pilitin ng bagong impormasyon na pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay. Asahan ang maliit na kita. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Suriin ng mabuti ang iyong mga bagong kakilala kung iniisip mong akitin sila ng permanente sa iyong buhay. Huwag ibahagi ang iyong mga plano dahil madidismaya ka na ang mga ito ay dumating sa pandinig ng iyong mga kakompetensya. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Tandaan na kasama ng iyong kapareha palagi mong malulutas ang bawat problema at lampasan ang anumang balakid, at para doon, ang pinakamahalaga ay ang komunikasyon. Kung anumang bagay na labag sa iyong kalooban, ikaw ay nagiging nakakainis at magagalitin. Mag-ingat sa hindi mapagkakatiwala ang mga tao na iyong pinukaw sa iyong mga aksyon at ang iyong pagkahumaling sa kadakilaan na kadalasang nakakasakit sa iyo. Maging mapagpasensya. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang pagkuha ng plunge na may paggalang sa isang tiyak na aksyon. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Ang kapakipakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Lucky number, 2 and 5. Lucky color, deep sky blue. Virgo, ang mga bituin ay nangangako sa mga nag-iisang kinatawan ng sign na ito ng isang magandang pagkakataon upang makilala ang isang espesyal na tao. Maaaring may mga hindi pagkakasundo sa iyong pamilya na maaari mong iwasan upang maiwasan ang depresyon na dulot ng ilan sa mga palitan ng nakakasakit na salita. Ang iyong mga ideya ay susuportahan kung taktika at hindi masyadong mapilit na ilagay ang mga ito para sa talakayan. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Maglakas loob na isaalang-alang ang lahat ng posibleng opsyon na bukas sa iyo. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo upang makisali sa pagsasaalang-alang kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Itigil ang lahat ng nakakapinsalang kakilala at pagkakaibigan ng walang mga eksena at pagsalakay. Iwasan ang mabigat na trapiko at mag-ingat kung kailangan mong magmaneho.
Magpakita ng pagdidiit at pamunuan ng mas madalas. Malalaman mo na maaari mong gawing matagumpay ang isang nabigong proyekto. Ang paglitaw ng isang maimpluwensyang tao ay maaaring maprotektahan ka at ito ang magbibigay daan sa tagumpay. Ang kasalukuyang aspeto sa paglalaro ay maaaring may posibilidad na maglabas ng ilan sa mga insecurities na karaniwan mong pinamamahalaan upang panatilihing ligtas at maingat na nakatago. Pag-isipang mabuti na palakasin ang iyong sarili ng may higit na pasensya, lalo na ngayon. Kahangahangang mga gantimpala sa pananalapi ang naghihintay sa iyo na magpapaunlad sa iyo. Timbanging mabuti ang mga darating na kaganapan. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tugatog. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Binibigyan ka ng mga bituin ng kumpiyansa na gumawa ng mas malalaking plano sa hinaharap. Maging maingat kapag nangangako. Mag-ingat kung kailangan mong gumawa ng mga pagbabago at tanggalin ang isang tao sa iyong lugar ng trabaho. Itulak ang iyong agenda hanggang sa tuktok dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Ang enerhiya ng cycle na ito ay maaaring lumikha ng uri ng mood kung saan na-hypnotize ka. Mag-ingat sa mga hindi kinakailangang bagong kakilala, na humahantong sa pamumuhunan at pagkawala ng pera. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Buuin ang iyong mga bagong plano. Iwasan ang panlilin lang sa sarili. Lucky number, 17 and 12. Lucky color, blue. Libra, ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Maaari kang manalo sa inggit ng iba. Huwag magpadala sa emosyon dahil mapanganib mong masira ang iyong mga relasyon sa mga kakilala at kaibigan, at pagkatapos ay sa bahay din. Inaasahan mo ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago. Kailangan mong balansehin ang iyong pananalapi at siguraduhin na kukuha mo ang gusto mo para sa iyong pera. Magkakaroon ng mga paghihirap na nangangailangan ng mandatoryong pagsisiyasat ng iyong pag-uugali sa ngayon. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagiyat na pagpupulong. Huwag magmadali at isipin muli ang iyong mga intensyon at plano. Huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili. Huwag tanggihan ang kapaki-pakinabang na pakikipagtulungan sa mga mahirap na oras. Maaari kang magkaroon ng pagnanasa na ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman sa lalong madaling panahon sa mga itinuturing mong mahalaga. Mainam na huminto paminsan-minsan at pagnilayan ang mga nangyayari. Maaari mong malaman na ang iyong proyekto ay bumagal dahil sa hindi inaasahang mga side factor. Malapit ka nang magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas siguradong hinaharap. Mas mainam na huminto sa mga hindi isinasaalang-alang na paglalakbay dahil maaaring makaligtaan mo ang mahalagang pagpupulong na may potensyal para sa tagumpay sa hinaharap. Ang pagsasaayos ng planeta sa panahong ito ay isang tanda ng malikhaing pagbabago. Kung inaalok ka ng mga bagong mapagkukunan ng kita, huwag tanggihan ang mga ito. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras. Huwag magnanais na madaliin ng sinuman sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik. Ang panahong ito ay may lahat ng pagkakataon na maging isa sa mga pinakakanais-nais para sa iyong personal na buhay, dahil gagawin ka ng Venus na kaakit-akit at bibigyan ka ng isang optimistikong kalooban na hindi mapapansin ng hindi kabaro. Hinihikayat ka ng planetary alignment na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na ito mapipigilan ng isa pang sandali. Lumayo sa mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan at salungatan. Ilagay ang iyong sarili sa mga kamay ng fate sa tulong ng iyong pagtitiyaga pinoprotektahan kanya. Baka gusto mong huwag pansinin ang mga kagiyat na gawain upang maglakbay. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Ito ay isang napaka-analytical na oras para sa iyo.
Ang hindi kasiyahang balita ay maaaring magbago ng iyong buhay. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo. Lucky number, 3 and 7. Lucky color, silver. Scorpio, mayroon kang kapangyarihan upang itama ang isang namamatay na sitwasyon at gawin itong isang kompletong kwento ng tagumpay. Iniiwasan ka ng mga tensyon mula sa katahimikan, ngunit kailangan mong makamit ito sa lahat ng mga gastos ngayon. Ang pagiging matyaga ay magpapalalim sa iyong pakiramdam ng panloob na kapayapaan. Mag-ingat, sa panahong ito ay malamang napayagan mo ang mga tao sa iyong buhay na hindi karapat-dapat dito. Magsaya ka. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras. Huwag magnanais na madaliin ng sinuman sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mong baguhin at baguhin ang iyong mga plano para sa hinaharap. Kailangan mong maging mas konserbatibo sa iyong pera ngayon. Ang mga pagbabago ay kapaki-pakinabang kung ang mga ito ay hindi nakakagulat at ikaw ay handa para sa kanila. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nito kapag ito ay kinakailangan. Subukang huwag alamin ang nakaraan ng iyong mahal sa buhay, dahil ang bawat isa ay may mga sandali sa kanilang buhay na hindi nila ipinagmamalaki at kung gaano kakaunti ang iyong nalalaman, mas mahusay kang matulog. Manatiling kalmado at huwag agad ibahagi ang iyong kagalakan sa iyong mga kapitbahay dahil sila ay naiinggit. Maging matyaga sa halip na mapilit. Ang stress ay dahil sa pagnanais mong makompleto ang lahat ng iyong mga gawain sa oras. Ang mga plano para sa hinaharap ngayon ay maaaring hindi makatotohanan at labis na ambisyoso. Subukang hatulan ang iyong sariling mga aksyon mula sa hindi masyadong malayong nakaraan, at kung kailangan mo humingi ng paumanhin. Malaking pagbabago ang naghihintay sa iyo. Huwag tuksohin na maglakbay kung sa tingin mo ay hindi komportable. Kung kinakailangan, maging kompromiso. Sa iyong lugar ng trabaho, ang tagumpay ay wala sa iyo. Ang mga astral energies ay gagawing mas madali para sa iyo na maging mas matyaga. Ang sandali ay nagbibigay daan sa iyo upang matugunan ang mga taong makakamit mo ang hindi inaasahang tagumpay. Ngayon ay maaaring medyo emosyonal ka. Kung mababago mo ng bahagya ang iyong pananaw, maaari kang makakita ng ibang larawan na lumalabas at isa na mas nakalulugod sa iyo. Subukang huwag suriin ang lahat ng sinasabi ng ilan, at kung bakit maaaring sinasabi nila ito. Kung ikaw ay naghahanda sa paglalakbay, protektahan ang iyong sarili mula sa mga magnanakaw at hindi patas na mga tao na gustong makisali sa iyo sa isang joint venture. Sa darating na panahon maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Huwag hayaan ang iyong sarili na mawalan ng pera dahil sa iyong maling pag-uugali. Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat. Lucky number, 15 and 5. Lucky color, cream. Sagittarius, ginagawa mo ng maayos ang iyong mga tungkulin sa iyong lugar ng trabaho. Hinihikayat ka ng celestial configuration na pag-usapan ang iyong nararamdaman. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring maglagay ng iyong pasensya sa pagsubok. Ang panlabas na impluensya ay maaaring maging napakahirap para sa iyo na humakbang sa daan patungo sa kaunlaran. Ang mga usapin sa pera ay mataas sa agenda, kaya maglaan ng oras upang matugunan ng mabuti ang mga isyong ito. Ipatupad ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago sa iyong buhay. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili. Ikaw ay puno ng mga pag-asa at mga plano, karamihan sa mga ito ay makakamit at isang sapat na dahilan upang hindi makaramdam ng hindi komportable. Hindi ka nais-nais na maglakbay. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Makakaharap ka ng mga paghihirap, ngunit manatiling kalmado at mapagparaya. Napakalapit mo na sa iyong itinakdang mga layunin, ngunit tinatago ng ambon ang iyong napipintong tagumpay mula sa iyong mga mata.
Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng dagdag na pagpapalakas ng kumpiyansa, na naglalagay sa iyo ng lubos na mood at nakakaakit ng mga tao sa iyo kung kanino ka masaya na makipag-ugnayan at tunay na komportable. Posibleng makaharap ka sa mga paghihirap sa pamilya sa susunod na panahon. Bagamat maaari kang matukso na gumawa ng isang bagay na marahas, malamang nagagawa ka ng isang makatwirang diskarte at unti-unting gumawa ng mga pagbabago. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Huwag ipagmalaki ang iyong mga kinikita. Ang pagsasaayos ng planeta ay nagdudulot ng maraming magagandang ideya at maaaring mayroon kang ilang magagandang ideya para sa mga plano. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. Makinig ng mabuti sa iyong mga damdamin at sagutin ang iyong sarili ng buong katapatan, mahal ko ba, at kung positibo ang sagot, sumulong ng walang pag-aalinlangan. Maghanap para sa mga tamang desisyon ng may kapanatagan sa mahirap na panahong ito. Huwag subukang itago ang iyong mga pagkakamali, mas mahusay na makipagkasundo sa mga panunumbat dahil karapat-dapat ka sa kanila. Ang enerhiya ng siklo na ito ay tutulong sa iyo na harapin ang ilang mga damdamin na marahil ay hindi mo pa handang aminin sa iyong sarili. Ang mga pagbabagong iyong isinasaalang-alang ay magbibigay daan sa iyong kumpletuhin ang matagal nang nasimulang mga gawain. Magsisimula kang aktibong tapusin ang iyong mga gawain at haharapin ang mga plano na iyong binalangkas. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Kung maaari mong labanan ang kasalukuyang mga tukso na maging masyadong mapuwersa, maging mas maalalahanin at analytical. Lumalakas ang iyong intuition, lucky number, 4 and 8, lucky color, magenta. Capricorn. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. Maging maingat sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa iyong pamilya. Sa panahong ito, hindi ka magarama sa pinakamalakas na mood, at mahihirapan kang magudyok ng anumang uri ng sigasig para sa kung ano ang darating. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Hindi ka nais-nais na maglakbay, ngunit kung kailangan mong gawin ito, suriin ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan. Huwag asahan ang isang mabilis na paglutas ng mga problema na may kaugnayan sa iyong mga personal na plano na madaling dumating. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Maging pigil at cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Ikaw ay naiinip at nag-iisip ng mga hindi gaanong mahalagang bagay, kaya ang mga pagkakamali ay posible. Sa lalong madaling panahon maaari kang makaramdam ng hilig na umalis at gawin ang mga bagay ng mag-isa. Dapat mong asahan ang isang panahon ng kasaganaan na maaalala sa paglutas ng maraming problema. Takpan ang iyong mga mithiin at huwag masaktan ang iba na nanganganib kang gawin silang mga kaaway mo. Ang pera ay kadalasang isang napakakaakit-akit na panukala, at gayon din ang pag-iisip kung paano makakuha ng higit pa. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kakailanganin mong gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Baka gusto ninyong suriin ng mga nasa negosyo ang mga kontratang pipirmahan na nila. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Upang maging matagumpay, kailangan mong maging mas agresibo sa iyong diskarte. Protektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo na dulot ng iyong emosyonalidad. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring hindi pabor sa paggawa ng malalaking plano sa pagtatakda ng mga layunin. Upang maiwasan ang mga pagkalugi sa pananalapi, huwag mangako sa mga seryosong pangako kung nauugnay ang mga ito sa isang joint venture sa hinaharap. Ang mga pagbabagong maaaring makinabang sa iyo sa lalong madaling panahon ay magbubunyag ng mga bagong pagkakataon para sa pagkilala. Sa panahong ito,
kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Huwag maglakbay kung hindi ito apurahan. Iwasan ang kawalang uwang, lucky number, 6 and 2 lucky color, gray. Aquarius, upang maiwasan ang mga pagkalugi, huwag pumirma ng mga kontrata, lalo na kung nauugnay ang mga ito sa mga institusyong pangbangko at pampinansyal. Subukang iwasan ang mga aksyon na hindi magdadala sa iyo ng nais na tagumpay. Ang iyong mga hangarin at pangarap ay hindi naaayon sa katotohanan at haantong sa isang pessimistic na mood at ayaw kumilos kung patuloy mong aalagaan ang mga ito. Dahil sa pagkakahanay ng planeta, gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa, pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Maghanda para sa hindi kasiyahang balita na may kaugnayan sa mga problema sa buhay ng isang mabuting kaibigan. Mag-ingat kung kailangan mong suriin ang mga dokumento sa pananalapi. Iwasan ang pagpuna at suriin ang iyong sariling pag-uugali. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Gumawa ng mga kakampi. Kung pinag-iisipan mo kung paano sasabihin sa isang tao ang iyong nararamdaman, maaari kang makakuha ng maraming tulong mula sa enerhiya na nagmumula sa mga planeta. Huwag magmadali o pahintulutan ang agresibong pagkilos upang patunayan ang iyong pagiging tama. Tila maraming nagtutulak at nagtutulak sa panahong ito, hindi lamang sa iyong pangkalahatang kapaligiran, kundi pati na rin sa iyong pamilya. May kakayahan kang maging matagumpay sa iyong sarili kaya gawin mo ito. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Lahat ng nasimulan mo ay nagdudulot sa iyo ng mga benepisyo at kita, pati na rin ang pagkilala. Tinutulungan ka ng mga kamakailang pagbabago na mapagtanto na ang iyong mga pag-asa ay hindi tumutugma sa iyong mga inaasahan. Kung inaalok ka ng isang paglalakbay na kailangan mong matanto sa lalong madaling panahon, huwag tanggihan ito. Kailangan mong ipagpaliban ang talakayan ng mga bagong mahahalagang desisyon at ang pagsisimula ng mga pagbabago. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo. Pinapayuhan ng mga bituin ang iyong mga may karelasyon na maghanap ng mga espiritual o kultural na interes na ibabahagi sa iyong asawa, dahil ang mga karaniwang hilig na iyon ay maglalapit sa iyo at madarama mo na ikaw ay nasa parehong alon. Maging matyaga sa halip na gumawa ng isang malaking hakbang. Mag-ingat sa mga hindi kilalang tao. Nasa ilalim ka ng mabigat na impluwensya ng emosyon. Huwag maglakbay. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring hindi pabor sa paggawa ng malalaking plano sa pagtatakda ng mga layunin. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Ang isang pagpupulong na sinusundan ng mabuting balita ay mag-uudyok sa inaasahan, maliit ngunit nangangako na mga pagbabago sa iyong buhay. Makinig sa mga payo, lucky number, 18 and 2 lucky color, light green. Pisces, kung ikaw ay nasa gulo ng isang madamdamin at matinding pag-iibigan, pagkatapos ay asahan na ito ay isang araw kung saan pareho kayong kiligin sa piling ng isa't isa, ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay nagdudulot ng kasiyahan, at gayon din ang pagnanasang makipagsapalaran. Bagamat maaari mong makita ang iyong sarili na ganap na nasa dagat sa agos ng damdamin, sa lalong madaling panahon gusto mong makinig at magmalasakit. Maging pidyo upang maiwasan ang pagkalugi. Huwag mag-atubiling humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Mayroong ilang mga papasok na pagbabago na maaaring pumihil sa iyo sa pagharap sa iyong mga gawain, sa kabila ng iyong tiwala sa sarili. Suriin ng eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. May pagkakataon kang maisakatuparan ang lahat ng iyong mga plano at ideya kung nakatuon ka lamang sa mga ito. Ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na ayusin ang isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Isaalang-alang ang tamang taktika ng pag-uugali at maging tumpak sa iyong mga hinihingi.
Ngayon ay isang magandang panahon upang magtanim ng mga binhi para sa tagumpay sa hinaharap. Ngunit huwag kalimutang huminto at gantimpalaan ang iyong sarili kung gaano kalayo ang iyong narating. Ang iyong pagnanais na tanungin ang mga opinyon ng iyong mga mahal sa buhay ay nasaktan ka sa sandaling ito. Sa buong panahong ito, ikaw ay balanse at nagdadala ng pakiramdam ng katatagan at pagkakaisa sa iyong buhay. Huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado, gaano man kalaki ang hindi mo aprobahan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Ang iyong sitwasyon ay talagang hindi masama, ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Kung mayroon kang mga plano na kailangan mong pag-usapan, kailangan mong maging sensitibo at madama ang iyong paraan. Kumuha ng maliit na ideya at palakihin ito, kukuha ka ng maliit na halaga at lalago ito. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Maging handa na tulungan ang iyong mga kasamahan sa ilan sa kanilang mga tungkulin. Sa kabila ng mga emosyon na halos hindi mo kayang panatilihin sa iyong sarili, maaari mong asahan ang mga positibong pagbabago na ginagarantiyahan ang tagumpay. Ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Maging mahinahon o kailangan mong harapin ang mga problema sa pag-troubleshoot na maaaring nakakaubos ng oras. Maaaring kailanganin mong tasahin ang isang bagay sa iyong kasalukuyan sa pamamagitan ng ibang sukatan kaysa sa mayroon ka sa kasalukuyan. May posibilidad na may lalabas na patron para tulungan kang magawa ang iyong mga plano. Gumawa ng hakbang patungo sa pag-abot sa iyong mga layunin at ideya na nabuo na. Mapapabuti mo ang iyong katayuan sa pananalapi ng hindi inaasahan, sa mga gawaing tatanggapin mo at tatapusin ng may pagkapino. Isang paglalakbay o isang paglalakbay ang paparating na magpapasiklab ng isang napakasakit na panahon. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Lucky number, 15 and 11. Lucky color, off-white. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.